Actually, sir, Nick, ang kakaiba dito sa operasyon na ito ay pinamunuan ng isang babaeng opisyal, ano? Oh? Babaeng bagong opisyal, Mm-mm. Si First Lieutenant Dolorican. Aha. Si First Lieutenant Dolorican ay hindi niya ito unang successful encounter na ano na kinabilangan na pinamunuan. Marami na siyang because pinagdaanan, ganun. May mga pailan na rin. Recipient na po ito si Lieutenant Dolorican ng Gold Cross Medal noong 2019. Mamatay so, niyan. Ang Gold Cross Medal ay pangatlo sa pinakataas, oo, pinakamataas na combat award na pwedeng matanggap ng isang sundalo o ng isang opisyal sa pakikipaglaban sa gera. O ano nga isa, Medal of Valor yung isa, ano nga yung in-between doon sa medal at saka Gold Medal Cross? Medal of Valor, tapos Distinguished Conduct Star o yo. DCS. Itong inkwetro niya na ito, possible na ito yung i-recommend sa kanya for award yung Distinguished Conduct Star kasi naku, medyo marami yung nakasagupa nila, marami yung recoveries. Uh-huh. Possible na yung pangalawa sa pinakamataas na award yung anong first name ni Lieutenant? First Lieutenant Cielo Rose Dolorican. Cielo Rose Dolorican. So, yung encounter nila na ito ngayon, gano'n ba karami yung na-encuentro ng mga tropa niya? Ang sabi ng mga involved na tropa ay nasa, ano, higit ko mo lang 20 daw yung kanilang nasagupa doon sa lugar. Na puro mga armadong ang malalakas na armas. Opo. And yung tropa ni ano ni Teniente, ilan sila? Pag nagpapatrol na ganyan, usually ilang ano yan? Isang platoon ba yan o higit pa? Isang platoon din po sila. Ano, hindi nga nila akalain na ganun ka, ano, ganun kalaki rin yung persang babanggay nila. Oh. Usually kasi dapat mas marami, triple dapat yung number na, or ano, hindi ka magpa-fight in equal term. Oh. Dapat medyo lamang ka. Oo. Oh. Kaya isang platoon lang yung dinala ni Lieutenant Dolorican, kasama na yung ilang member ng PNP. Mm-hmm. Ang dinala ka lang ganun karami ang ano, ganun karami yung kasi ang activity nung ano doon nung kalaban doon ay nire-recover nila yung lugar, pilit nilang pinanunumbalik yung papahina na nila na persa doon. Gayon pa man sa ganung magkapares na bilang, nanaig pa rin yung ano yung discarding ng opisyal kung paano niya may mapagtatagumpayan yung ano yung sitwasyon. Itong si Lieutenant Dolorican na Sir Nick, ito yung expertise niya talaga, CMO, yung Civil Military Operations. Oh. Siya yung nangihikayat ng mga kababayan natin doon sa Masbate na mag-surrender na, tigilan na ang away. Pero kung yung mga hindi naniniwala, itong ang mga namatay na hindi naniniwala na binabaliwala nila yung ating paanyaya na mag-surrender. Oh. Ito yung sinapit nila na dahil sa si Lieutenant Dolorican ay CMO operator, at siya ay babae, marami siyang mga naging kaibigan doon, mga naging kakilala ng mga sibilyan, mga sa komunidad na naniniwala sa advokasya ng Philippine Army na pasurrender na lang. Kung kaya sila rin yung nag-re-report kay Lieutenant Dolorican. Oo.